araw sa inyo, lahat. Bago po tayo mag-proceed sa ating pag-aaralan o topic, ay gusto ko muna magpasalamat dun sa ating mga walang sawang sumusubaybay sa ating channel. Maraming salamat kay Jammet, kay Lucky 4809, kay Witski Napinas, kay Joseph Alvarez, kay Walter Francia. Maraming salamat sa inyo, guys. So, again, good morning. Ito yung ating pag-uusapan ngayon ay yung part nito. Ito ay isang power supply and audio, power supply and audio section ng DVD player hub, no? Hug yung kanyang brand ng DVD. So, ang pag-aaralan natin para sa mga technician na medyo nahihirapan sa paggawa ng schematic diagram. Actually, kasi wala namang schematic diagram ito na makikita ninyo. So, gagawin na lang natin ay idodraw natin yung schematic diagram sa pamamagitan ng circuit tracing ng bawat components na to, no? So, ito siya. May layout. Susundan na lang natin yung mga layout, yung bawat interconnections of components. Pagkatapos niyan at may drawing na natin yung schematic nito, sa abot ng aking makakaya, discuss natin kung paano nag-ooperate yung part ng power supply na to from primary up to the secondary. But for now, ang gagawin natin is schematic muna. So, tara. Start na natin. So, itong circuit na to, papansin nyo, no? Ito yung mga bahabahagi niyan. This is the input, AC. Ito yung AC input. And the fuse. No, ito yung fuse. Nakalagay pa sa box. Try natin i-remove. Yan. Ito yung fuse niyan. Tapos, after ng fuse, pumasok siya dito sa coil na ito. After ng coil, nung tatawag nating choke coil, nag-drop siya dito sa capacitor na ito. Yan, capacitor na yan. Yung capacitor na to ay nakaparallel. Nakaparallel to sa AC main line. Pagkatapos meron siyang diode, yung apat diode na yan. Ang apat na diode na to ay connected in bridge type, no? Tapos merong filter. After ng filter, i-draw natin yung connections niya dito sa switching IC. After na switching IC,
Ito, itong ating optocoupler and the chopper transformer. After ng chopper transformer, yun na yung out na secondary. So ito yung ibig sabihin, from here, yung may puti na yan, ayan yung primary power natin, at saka ito yung sa kabila, naka-isolate yan sa primary, kaya tinatawag sa secondary power. Meron tayong isang malaking diode, no? So pag malaking diode, that means malaking amperes nito, no? Malaki yung ampere capacity niya. So meron siyang positive out. Meron dito sunod dalawang diode, isang maliit at saka isang malaki. Yung isa is 1 amperes, no? And the other one 2 amperes, I think. So itong output niya, meron siyang positive. Mamaya sa ating discussion, i-check natin kung ilan yung lumalabas na voltage dyan. Ito, meron din siyang output na negative output. At other one, yung isa na to ay may positive output, no? Okay, so simulan natin. Sa mga beginners, kung mag-uumpisa kayo, i-draw yung diagram nito, no? Sunsunin lang ninyo. Sunsunin nyo from the start up to the end, no? Tiyagaan lang ito, guys. So sa case na to, magsisimula tayo sa input hanggang pumasok tayo dito sa secondary. But dito yung audio section, hindi na natin pakikilaman. So main concern ko lang dito, topic natin dito is only the parts of power supply, the primary and the secondary section. Okay, syempre, una-una nyan, meron tayong main line from 220 volts, no, AC. Pagkatapos nito ay papasok syempre yan sa fuse. Pasok siya ng fuse. Okay, after ng fuse niyan, papasok dito sa ating coil, no? Itong coil na ito. Yan, yung coil na yan. Pagkatapos ng coil, ito isang side pa lang, ha? F. Saka itong ating choke coil. Alam niyo naman, guys, yung trabaho niya, no? Filter yan ng AC. After yan, papasok yan dun sa ating rectifier diode. So magdodraw ako dito ng apat na diode connected in bridge connection. Okay, ito yung diode natin at connected ito sa isa pang diode. Yan. Anode, cathode, tapos yung cathode connected sa anode, at yung anode papuntang cathode. So dalawa yan, bali naka-series connection yung dalawang diode. Ganun din dito. Ganyan din ang magiging itsura niyan. Okay, tapos niyan, connected to. Ayan. So, ganito ang kalalabasan ng ating bridge. And then, ito, yung AC natin na to, nakatap yan dun sa anode and cathode ng rectifier, no?
Ito yung anode, tapos dito yung kanyang cathode. After nyan, meron dito na kasiris na yung kapasitor na yun. Yan. Yan yung kabilang line. At papasok yan dito sa isang side. Then, syempre may kapartner yan na choke coil. No? Dalawang winding kasi yun doon. At papunta na doon sa AC natin. So, meron tayong sa 2, 3, 4, 5. Input sa 2, 3, 4, and 5. Okay? After nyan, papasok yan doon sa filter. Okay, lagyan natin dyan ang filter. Susundan nyo ba? So, ito yung filter. Ayan. So, this is the positive and the negative. So, itong diode na to, ito ay ang value nito IN4007 times 4. Apat kasi yan guys. 1, 2, 3, 4. Ito, ang value nito ay nasa 0.1. This is 0.1 microfarad. No? 400 volts. Okay, after ng filter, meron tayong switching regulator. So, sa switching regulator natin, apat na pin dito sa kabilang side at dito sa kabilang side ay apat na pin. Kung titingnan natin, yung apat na pin dito sa kabilang side na to ay connected, no? Magkakasama sila. So, i-draw natin yan, magkakasama sila. At itong kabila, yung dalawang pin, magkasama, at yung natitirang dalawa, magkahiwalay. Okay? So, lagyan natin dyan. Ito yung IC natin. Yan, IC natin yan. So, yung IC na yan, ito, no, ay merong apat na paa dito. Yan. Ito, itong apat na paa ito, magkakasama daw yan. Pagsama-sama na natin. Tapos, sa kabilang side, no, sa kabilang side na to, anong pin yun? Pin. Pin 3. Pin 1 and 2. Pin 1 and 2. Kasama yan. Pin 3. Tsaka 4. So, ito yung marking niya. So, may dot dyan. So, means ito 1. 2, 3, 4, this is 5, and 8. So, may 8 pins siya. Okay. So, tapos nyo, yung ating filter na ito, nakadiretso yun dun sa ating, ano, nakadiretso yun sa ating chopper, yung positive side niya. Makadiretso yan doon sa ating chopper transformer. Okay. This is the positive line. Punta yan doon sa ating chopper. Okay. May, siyempre yung chopper natin, mayroon siyang windings yan. No? May windings siya. Yan. Katapos nyan, after ng chopper na to, ito, no? Pumasok yan doon sa yun. Yung coil na yan. Merong coil. After ng coil,
Yun. No? Turn ng coil. Ito pala. Itong coil na to. Yun. Pumunta yan dun sa 4 pins. Magkakasama. Yan. Diyan siya connected. Okay? Tapos, ito, itong part na ito, merong filter. Ayan. Filter, resistor, ito, resistor and diode. So, yung connection yung tatlo na yan. So, ganito ang connection yan. Connected siya dito. No? Then, diode. Yung tatlo na yan. After ng diode, meron siyang capacitor. Ayan. Yung capacitor, itong blue na ito. Ayan. Yung blue na yan. Pagkatapos niyan, meron siyang resistor. Ayan. Yung resistor niya is 100K. Ayan guys, oh. 100K. Tapos itong kanyang pastor is 103. Ito yung primary. Itawag natin primary winding. Ito yung primary natin. Another one, dito sa may negative side naman, no? Negative side niya, ito. Ito yung negative. Then, punta dito sa coil. May coil dyan at lumabas dito. No? So, ito yung part ng negative. Yan. Drawing natin ganyan. Pagkatapos, naka-coil din yun. Yan. Naka-coil. After a coil, ito, lumabas dito, meron siyang diode. Ito, itong diode na to. Yan. Yung diode na yan is punta doon sa resistor. Meron siyang naka series na resistor. At yun, diode ito, resistor, papunta doon sa pin number 4. Punta siya sa pin number 4. So diretso doon sa pin number 4. Yan. At yung diode na to, no, ito yung nagre-rectify para mabigyan niya ng supply itong switching IC na to. Okay, yung value ng resistor is 22. 22 ohms. Okay. After nyan, nyan, sa pin number 4 na yan, meron siyang filter. Ito, itong filter na to. Ito. So, from here, meron siyang filter papunta sa ground. Ayan. This is positive and negative. Ayan. Yung filter niya yan. Okay. Ito yan. Ito yung filter na yan. After nyan, itong pin number 3, ito yung pin number 3, 1, 2, 3, yung pin number 3, ito siya, ay papunta dito sa isang resistor. No? Ito, pin number 3, meron siyang resistor dyan. Yan. Usually ito, papunta ito sa ano eh, sa ating coupler.
Okay? Tapos yung magkasama na to, itong dalawa na to, itong dalawa na ito, pin 1 and 2, no? Pin 1 and 2 ay connected sa ground. So, pin 1 and 2, yan, ay connected papunta doon sa ating ground. Ayan. Okay? And dito sa apat na ito, apat na pin kanina, ito. Itong apat na to, meron siyang ito. Meron siyang capacitor papunta dun sa ground. Ito. Itong 101 na ito. So, lagay tayo dyan sa apat na yan. Maglagay tayo dyan ng filter pupunta sa ground. Yan, meron siyang value na 101. Okay. So, I think na yung switching IC natin is complete na yung connections. No? So, ito complete na to. Ito. Ito na lang. Dito sa ating optocoupler. Sa ating optocoupler, ito. Ayan. Meron siyang dalawang side na kung saan binubuo siya ng light emitting diode natin dyan. Ayan. Ito. Tapos yung other side niyan is a transistor. Ayan. Ganyan siya. Ito. Connection na to. Tapos yung ito yung emitter, ito yung collector. Okay? This is yung anode and this is the cathode. Ayan, yan yung pins niyan. Itong collector na to, no? Itong collector na to, yung pin, yung pin number 3 na yung collector. This is pin number 3. Ayan yung pin niya. Connected dyan dito. Papunta yan doon sa resistor na ito yung resistor na 220 ohms. Didiretso yan doon sa switching IC natin. Okay? Tapos tong emitter side na ito, ay papunta yan doon sa isang resistor na ito. Ito. Ayan. Yun. Punta yan doon. Yun. No, punta yan doon. Dito. So, connected dyan dun sa isang 22 ohms. Punta yan dun sa may emitter side ng ating optocoupler. Okay? Tapos, meron siyang ito. After nyan, meron siyang capacitor. Ito. From the collector, may capacitor dito. Ito, itong capacitor na ito, nakaparallel sa ground. Parallel sa ground.
So, ito yung ground. Meron siyang kapasitor na nakaparallel dyan. Ayan. At ang value nito, ang kapasitor na to, ito. So, hindi nyo makita. Ay 473. 473. Kapasitor na yan. Ito, ang value nito ay 47 microfarad. Okay? So, sa kabilang side nito, connected ito doon sa side na to, connected doon sa secondary. So, I think na kompleto na yung ating primary side. Dito tayo na sa secondary side. Ito yung ating pyrite core. Ayan. Ito yung core natin, yung gitna. Ito yung pyrite core. Yung pinagpupulupotan ng ating coil. So, kung ang tawag dito sa isang side na to ay primary winding, ito naman ay tinatawag na auxiliary. Auxiliary. No? Auxiliary. Auxiliary winding. No? Kung ito ay tinatawag na primary, ito tinatawag na auxiliary winding, which is siya yung sumusupply papunta dito sa ating switching IC. Okay, so I think complete na tong part na ito. Tong part ng ating optocoupler na ito. No? Yan. Yung may broken line na yan, yan yung optocoupler na natin. Ito yun. Ito yun. Itong may broken line na yan, yan yung optocoupler natin. So, ang value niyan ay EL817. Okay? So, proceed tayo sa secondary. Sa secondary natin, meron siyang tatlong output. Ito. 1, 2, and 3. No? So, 1, 2, and 3. Tatlong output. So, unahin natin tong isang malaking filter, malaking rectifier na to at saka may malaking filter. So, I think this is a 5 volts. No, mataas lamang yung current niya. So, gawin natin. This is the coil. The coil of secondary. Then, meron siyang dumiretso kagad doon sa rectifier natin. Ayan. Itong isang side na to. Ito siya. Isang side na yan pumunta sa ground. This is the ground. Na, ayan siya. Ito another one. Meron siya panibagong coil. Ayan. Pupunta yan dun sa negative. Negative supply ng diode. Pabaliktad to. Ayan. Negative yung output nito guys. Ayan. Katapos nyan, itong isang rectifier. Ayan. Panibagong coil. At meron siyang output na positive. Ayan. Meron siyang output na positive. So, ganito ang magiging itsura niyan. Kung ito yung ground, syempre, may filter siya. No? Ito. Itong filter na ito. Ayan siya. Positive side yan. This is negative. This is the ground. Ayan. Positive, negative. Dito sa negative supply niya, ito, itong negative supply na yon, meron ding kapasitor siya.
at yung kapastor nyo na yan ay connected from here papunta sa ground. Ito yung negative nya, ito naman yung positive. So negative output to. Okay, tapos to itong isa na to, ito meron siyang filter din dyan na connected doon sa ground natin. Yan, connected doon sa ground natin. Yun, punta doon. Okay, ito ay 1000 microfarad ay 16 volts. Ito ay 470 microfarad, 25 volts. Itong isa na to 1000 din, 1000 microfarad, 16 volts. Ayan yung value ng mga kapasitor natin. So ito na, mayroon ng kanya-kanyang distribution, may kanya-kanyang voltahe na itong ibibigay para din sa secondary supply natin. Okay, ano naman ang sumusupply dito sa ating optocoupler na to? Ang optocoupler na to ay kumukuha ng supply sa secondary para ma-switch niya itong collector side na to at gumana yung ating switching IC. Okay? Itong optocoupler ay papasok yan dito sa ating ito. Papasok dito sa ating semiconductor na ito, no, na may tatlong paa. 1, 2, 3. Na meron siyang tatlong paa. So, shunt regulator. Ito ay parang diode. Kaya lang, tatlong paa ito. Ayan. Yung isa, itong control niya, nandito sa may gilid na ito. Okay. Ayan. So, kung nakaharap sa inyo to, itong parts na ito, ito yung pin 1, pin 2, tsaka pin 3, na pangatlo. Ito yung ating R na yung control niyan. Ito yung number 1. Yung number 2 natin, yun yung anode. At yung number 3 natin, yun yung cathode. No? So, ito ay number 3. Tapos, ito ay number 1. At ito ay number 2. Yan yung connections niyan, guys. So, continuous natin. Yung pin number 1 na ito ay merong resistor. Yan. Pin number 1 na yan. Ito. Ay merong resistor papunta sa positive. No? Ito yung pin number 1 na ito. Yung ating anode. Yan. Pupunta yan dyan, dire-diretso dyan. Meron siyang resistor na nakasiris dyan na papunta yan doon sa positive. Dito. Ito, papunta dito yan. Yan yung positive na yan. Yan. At ang value ng resistor na to is 470 ohms. Okay? And then yung cathode side, no? Yung cathode side ito ay meron ding resistor. Yung cathode side niya ay meron ding resistor na papunta dito. Ito yung resistor na yan. Pupunta rin doon sa
sa positive side ng 5 volts natin. This is 5 volts, no? Yan. Meron din siyang resistor dyan. Papunta dyan. Ayun. Ito na siya. Ayun. Resistor na yun. Na? Ito yung 470. At ito yung isa na 1K. Ayun, 1K. Okay? Tapos, itong shunt regulator. Itong ating switching semiconductor na ito. Ay connected ito sa negative. Okay? Dahil ito yung ating sorry. So ito yung positive. Sorry. So ito wala. Namali lang tayo ng naduling tayo. Ayan, yung positive na yan, pupunta doon sa positive na sinasabi ko kanina sa may diode. At ito yung ground. GND. At ito yun, tong pin number 2 na ito, ay pupunta yan doon sa directly connected to the ground. Ayan. Papunta yan doon sa ating ground. Ito. Ito siya, oh. Yan. Yung sa gitna na yan. No? Yung pin number 2. Punta yan doon sa ground. Ito. And then, yung pin number 1, itong pin na ito, ay merong capacitor dyan na nakakabit dito sa may pin number 2 niya. At ang value nito, value niya is 104. Ito, 104. 104. Okay? At yung isang side na to, na yung pin number 1 na yan, ay connected yan sa dalawang resistor papunta, naka-parallel, papunta sa ground. Ayun. Ito yung dalawang resistor na to. Papunta doon sa ground. Ayun. Ano siya? So, okay. Ang value ng itong isa is, ito, ang value niya is 4.7K and 220K. Ito. Okay. So, and the final components, ito, itong capacitor ito, no? Isolation, naka-isolate yan, no? From negative, ito siya, from negative papunta dun sa ground, no? Itong ground na to. Yan. Connected yan, ground ng primary papuntang ground ng secondary. Yan. Isolation cap natin, which is ang value siya na 102. Okay, ganun lang kasimple, no? Yung paggawa ng schematic diagram ng circuit na ito, no? Dapat alam nyo pagkasunod-sunod, interconnection between components na pins ng every components na kung saan siya nakakabit. So, itong diagram na ito, ang tawag dito natin ay S, switch mode, power, supply, SMPS, no? Switch mode,
power supply. So, yung tsuri nito ay pare-parehas sa lahat ng mga switching mode power supply natin. It's either sa television, sa mga ibang electronics sa power supply, ay parehas lang ang applications, but yung components lang dito nagkakaiba, and the termination of components, no? So, I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan. At sa part 2 nito, ay didiscuss natin kung paano nag-operate yung switching power supply from primary up to secondary. Okay? So, kung nagustuhan nyo itong video na to, ay paki-like na lang at mag-subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo member dito. Paki-share na rin po sa ating mga kapwa-tech para maging kapakinabang yung circuit tracing natin to schematic diagram. Thank you, and once again, this is ERC Tech, at nagpapasalamat sa inyo, and have a nice day.